Alright, so ang pagbabalik ng Ships Peters TV. At ngayon, kung gusto nyo malaman kung paano pinaghinang itong stainless steel at ordinary steel. So, ang ginagamit natin na panghinang ay ang bronze flux coated. So, itong bronze flux coated na to ay ginagamit ito sa paghinang sa mga different kind of steel. So, kamukha nitong ginagamit ko ang steel versus stainless steel. So, ginagamitan ko siya ng bronze flux coated. So, ito na ngayon ang resulta niya na nahina ko. Ngayon, kung gusto nyong malaman kung paano ko ginawa ito, ay kailangan tapusin nyo itong video na to upang makuha nyo ang mga sasabihin ko pang iba kung paano ko mahinang ito. So, itong dumikit na yon ay yun ang itong dumikit na to ay yun ang steel. Hindi dumikit, yun ang steel. So, ngayon, ang paghihinang nito ay gagamitan natin ng preparasyon. So, ang unang preparasyon natin ito, ito ngayon, nalinis ko na ito. Ang paglilinis niya, nalisin mo yung mga kalawang sa metal at yung pang ibang mga dumikit sa kanya. Pati itong steel, yung mga greasing na nakadikit dyan, alisin mo rin yan. Dahil pag hindi mo siya nilinis, magkaroon ka ng pinhole sa paghihinang. So ito ngayon, tapos na ang paghihinang nito, paglinis ko nito. Ngayon, susuksukan natin ang metal sa ilalim upang medyo stretch siya ng konti. Dahil kung hindi mo lagyan ito, pag katapos mo ng hinang ay medyo bingkong, so papaluin mo pa. So pag ito'y pinalo mo na ginagamitan mo pang hinang ng bronze mo, magka-crack ang bronze. So yan ang dahilan na liniking. So ito yung paraan para hindi ka na magpapalo after na paluin mo. Ito yung the best na paraan. Ang paghihinang nito ay kailangan mo siya ng kitingin mo siya ng konti. Huwag naman siyang basyadong baga. Yung gagawin mo nito, ipregit lang ng konti. At nakikita nyo sa aking panghinang ay kung gumagamit lamang ako ng low temperature. Kasi kung high temperature mo siya, magkaroon ng excessive heat ang steel. So, pag ito'y nagkaroon ng excessive heat ang steel, ay itatapon niya ang tanso na dumidikit sa kanya. So, kaya ang dapat talaga dito ay low temperature lang. Once nga makikita mo na siyang medyo bumaga, ay iangat mo na yung flame upang bumalik siya dun sa pinaka-normal niya na kulay. So, huwag kayong matakot dito pag naghihinang kayo. Kasi maganda ang resulta nito pag sinusunod mo lang itong paraan ko kung paano maghihinang. At ngayon, medyo na natakwil ko ng kabilang side. Mas maigi dito na itumba mo siya. Kasi maganda ang hinang pag ito'y itinumba mo. Pwede mang hinangin mo na nakatayo, pero hindi mo siya maganda tingnan. Pero at least na hinang mo. Pero ang recommendation ko nito, total pwede naman siyang itumba. So itumba mo na para maganda ang paghinang mo. So pag umabot ka na doon sa tuktok at iikutin mo lang siya. Yun lang ang paraan dito upang gumanda at pulido ang paghihinang. Ang paghihinang dito sa bronze na to ay huwag mong siyang i-beading. Titingnan mo yung lusaw na gumagapang na at medyo may nagkaroon siya ng slope, saka mo magpipili ka uli ng bronze para hindi magkaroon na siya ng umbog tapos slope, hindi ganon. Dapat pag
nag-islop na siya ng kunti, ibig sabihin ba, parang nauka na siya. Saka ka maglagay ng pillar na bronze para pantay-pantay siya tingnan. Sa bagay, dito sa barko, hindi naman siya tinitingnan yung pagandaan ng inang. Ang bottom line lang dito ay huwag lang siyang mag-leaking. Dahil once na mag-leaking ito at may katabi siyang mga motor, kung ano man ang liquid na dumadaan niya, katulad ng ang dumadaan dito ay diesel o water. Kapag diesel ang dumaan dito, kailangan pinduhin mo ang pag-inang. Kasi once nga mabutas ito, kung mayroong crack dyan o may pinhole at lumalabas yung diesel dyan, matamaan yung mga heat lines katulad ng mga steam o exhaust. Matamaan siya. Magkaroon kayo ng sulog. So, yung great fire or the small pinhole only. Kaya, ang gagawin mo dyan ay pinduhin mo. Pwede mo rin i-second pass o ganun. I-second pass mo para pulidong pulido. Pero ito ngayon, ang ginagamit ko dito ay paggamit to sa tubig. So kahit tubig to, kailangan puliduhin mo rin ang paghinang. Dahil ang tubig na to, once nga may karoon ng leaking ang hinang mo, ay tatalsik yun. Pag tumalsik yan ay pumupunta dun sa mga motor na umaandar. So masusunog yung motor. So dito sa barko, limited pa naman ang spare ng mga motor. So kailangan natin, sa posisyon natin bilang fitter, ay kailangan natin reduhin yung ating mga trabaho upang hindi tayo makakreate ng further damage sa mga iba pang katabing makinarya na matamaan ng tubig. Kaya recommenda ko sa inyo, kung mayroon kayong nakikita na pinhole, sadahan nyo ulit. Huwag nyong magkabahala kayo. May iba na sasabihin na, pwede na yan. Pero pagdating ng operation, nagkaroon siya ng pinhole. At kamukha nung sinasabi ko sa inyo, may mga makinarya o mga machinery na tumatakbo na katabi sa wheeling pump na pinagkakabitan ito, ay matatamaan yun at masusunog. So once na masunog yun, so malaking damage na sa company at maaaring hindi na ang barko maparalyze yung operation. So sa dahilan lang na sa pag-wielding mo na nagkalikig. Yan ang dahilan nga bakit nag-paralyze ang operasyon. Dahil sa hindi magandang pagkahinang. So, recommended ko sa inyo, pag once may pinhole, talagang wielding nyo. Or, pwede na rin yung after na paghinang nyo, lagyan nyo ng pressure. Ang sa akin lang dito, pag may time pa ko, pinahidrotest ko muna. Dictis by air supply. Mayroon kami dito na air na supply na 7 kilos. Pwede na yon na makita mo yung isang pinhole na lumalabas yung hangin doon sa pinhinaan mo. Pero pag wala siyang lumalabas, pwede na yon na ganun. Kaya dito sa barko, kailangan ng pagkatrabaho natin dito sa mga paghinang kasi nakasalalay sa ating posisyon ang ating mga trabaho. Dahil ang pagtatrabaho dito sa barko ay kilala na ang mga Pilipino na mga mahusay sa pagtatrabaho. Kaya panatilihin natin maganda ang ating performance upang hindi tayo mabasiyo sa ating trabaho dito sa ibang bansa. Kasi kung bara-bara ang trabaho mo, so, sino pa ang kukuha sa atin ng mga principal na magtrabaho sa barko? So, masisira ang ating reputasyon na ang Pilipino ay mga magagaling. So, kung masisira natin, wala na magtitiwala ng mga principal. So, paano na yung mga ibang mga bata na gustong magpipiter? So, wala na sila. So, kailangan nating gandahan ang ating performance at kailangan puliduhin natin. Alam ko naman ang ating mga
trabaho na Pilipino na magagaling tayo sa mga trabaho. Kaya tanyag tayo dito sa buong mundo. At pagkatapos ngayon, nanahinan ko, ay lulublog ko ito sa tubig upang makita nyo ang appearance ng ating pag-building. Kasi yun, mayroon siyang lumikit na plugs. Ang plugs na yun ay matatanggal yun once na ilulublog mo sa tubig, ay matatanggal siya. So ngayon, nilulublog ko na at pagkita ko na sa inyo. Ayan, ito na ngayon ang finish product natin. Yan ang nahinang na. Stainless steel to steel. Ayan, ngayon, ito na yung kalalabasan niya. So, sana nakuha niyo yung paraan kung paano. Ang importante mo lang dito ay kailangan preparasyon, malinis ang paghinang mo. Basic yun. At una sa lahat, ang pag-adjust sa acetylene oxygen doon sa master station, doon sa taas, so doon sa mismong butilya ng oxygen acetylene, kailangan mayroon lang ipapalabas mo na 8 kilos na oxygen at 0.8 kilos na acetylene. Ikaw namang mixing dito. At yun lang po ang aking ibahagi sa inyo. At sana nakuha niyo. At marami pong salamat. Ito po ang channel ng Ships Peter TV. Ako po ay puspusong nagpapasalamat kung maklik ninyo ang subscribe button sa baba.